ng boiler. Ito yung main burner. Ito yung main burner. Ito yung igniter. So diyan yan sa loob yung spray niya. Yan. Ito swirler to para sa hangin, no. Yan, swirler. Ito naman yan. Yan, a flame eye. Marumi yung flame eye, oh. No? Yan. Saka ito. Dalawa. Yan yung nagsisense ng apoy sa loob. Parang safety device niya ba? Kung mayroong apoy sa loob. No? Ito naman. Ito yung main burner, no? Yan. Yan ang gagaling yung fuel na sinusupply natin para magkaroon ng combustion sa loob. Yan. So, paano ba ito nagtatrabaho? No? So, halimbawa, ito, igniter. Pag-ignite, pag-fire ng igniter dyan, nagkaroon ng apoy dyan, masense nitong flame eye, yan, masense ng flame eye na yan, na may apoy, mag-signal siya ngayon sa solenoid valve. Yun yung solenoid valve. Yan. Mag-signal siya sa solenoid valve na, oy, magbukas ka na, may apoy na sa loob, naka-pre-ignition na. So, automatic, lalabas dito yung fuel. Ito ang main burner. Ang type ng main burner na to ay rotary cap. So, umiikot yan. Umiikot ito. Yan, umiikot to. Umiikot yan. Yan, umiikot. Yan. So, dyan lalabas yung fuel. No? Pag fire nito, mga 3 seconds. Yan. Yung fire ng ignition na yon, di ba, tuloy-tuloy yung ignition niya dyan. May apoy, pre-ignition. Basta pre-ignition, yung supply niyan, diesel, ha? Diesel. Walang pre-ignition na fuel na fuel oil. Diesel palagi yung pre-ignition. Kapag supply ng pre-ignition dyan, automatic lalabas yung, pag na-sense ng flame eye, automatic yung fuel lalabas dito. Pag labas ng fuel dyan, mag-create ng combustion. No? Mag-apoy yan. So sige yan, sige apoy niya. Sige apoy. No? Sige, sense ng flame eye na may apoy. Kung walang apoy dito, masense ng flame eye na, oy, walang apoy. So, ikakat niya yung solenoid valve for safety. Kasi, kailangan walang fuel na lalabas dito. O, limbawa, kung wala ng apoy, sige pa rin labas ng fuel dito, hindi mapuno ng fuel dyan sa loob. Yan yung loob ng furnace. Na, dyan, furnace tawag yan sa loob. Yan. No? Puno ng fuel dito. Anong mangyayari ngayon pag fire mo, puno ng fuel dyan? Hindi sabog yung boiler mo. Yan yung nangyayari minsan. May mga sumasabog na boiler kasi binabypass tong flame eye o hindi gumagana yung flame eye. Tuloy-tuloy, no? O nakabypass, no? So yung fuel, tuloy-tuloy dyan sa loob. Napupuno ng fuel dyan. Pag fire mo ngayon, sabog. No? Sabog siya. Yan yung purpose kaya may flame eye for safety purposes. No? So, hindi lang na fuel yung lamalabas dito. Dito, sa gilid nito, may air. Kasi, di ba, yung composition ng fire is air and fuel. Fire triangle. So, dapat may hangin din. So, may supply ng hangin yan dyan. May supply ng hangin dyan. So, dapat yung ratio ng fuel at saka hangin ay computed. Halimbawa, para magkaroon ng good combustion, dapat yung ratio nila ay proportion. Yan yung pwede mo, sa pag maintenance dito, pwede mo hugutin, tanggalin mo lang itong mga allen wrench, yan. O pwede mo itong maugot. So ito, lock lang ito ng burner, pwede mo na matanggal. No? Itong swirler, may mga adjustment to. Ito mga adjustment to, yan, ma-adjust mo yan. Tingnan mo lang sa manual kung paano adjustin yan para makontrol mo yung hangin, no? Yung kuha ng hangin sa loob, yung ratio, no? Yan. Oh. Yan yung composition dito sa loob ng burner, no? So ulitin ko, pag fire na igniter, ito igniter, pag fire na igniter, pag na-sense ng flame eye na may apoy, automatic magbukas yung solenoid, pagbukas ng solenoid valve, lalabas yung fuel dito,
automatic, ika-catch niya yung apoy na galing sa igniter. Pag-fire nito, mga 3 seconds, papara na tong igniter. Hindi nagtutuloy-tuloy yung igniter. Pag nag-fire na tong fuel, papara na tong igniter. Igniter lang siya, pang-ignite lang siya ng fuel dito. So, depende sa kumpanya nyo kung ginagamit niya diesel sa boiler o fuel. Pero pag sa mga EGA, diesel, diesel yung gamitin dito. Pero kalimitan, fuel yung ginagamit dito. No, para makasave yung kumpanya. No? So, ito naman yung force drop fan. Yan. Ito naman yung fan. Ito yung nagsusupply ng hangin doon sa boiler, sa loob. Ito yun. No? Meron siyang damper dito sa loob. Lamper na nagsasara, nagbubukas. Ayan. So, itong boiler na to, ang maker nito sa akin. So, may fuel air ratio ito. Ayan. Fuel air ratio controller ito. So, dito nakokontrol yung fuel at air ratio. Ito, dito, para sa air. Pwede mong adjustin dito yung air, no? Dito naman, damper naman ang fuel. Kung dagdagan mo yung supply ng fuel, dito pwede, no? Yan. Ito naman, sa air, ha? So, yan. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no? Pag 1, yan yung pinakamababa na apoy. Pag 10 naman, yan yung pinakamalakas na apoy, no? Halimbawa, mausok yung boiler mo, itim yung usok, ibig sabihin, kulang sa hangin. Pwede mong adjustin to. Itong lever na to, pwede mong adjustin. No? Mabukas o pasara, ayan, may open. No? So, kung papunta doon, adjustin mo to, pwede mong dagdagan ng hangin. No? Kung masyado namang mausok ng puti, kakasobra sa hangin, so, pwede mong isara, adjustin mo to. O, ibaon-baon mo, yon. Makasara naman papunta dito. No? Kung kulang ka naman sa fuel, masyadong mausok ng itim, sobra sa fuel din na adjust mo na yung hangin, pwede kang mag-adjust dito. Pero bago mo galawin to, huwag ka muna mag-adjust dyan. Adjustin mo muna yung fuel pressure regulator to. FO pressure regulator. Dito mo, adjustin kung bawasan mo yung pressure o hinaan mo, ito yung pressure gauge. Yan. Yan siya. So baka sobra lang yung fuel, masyado mausok, pwede mong babaan yung pressure. Yan. So yung pan nito, yung specific pressure is 1.8 to 2. Yung normal na pressure niya. Kung baka kung sobra, pwede mong hinaan dito sa pressure regulator. Kung hindi madala sa pressure regulator, dito ka na mag-adjust sa damper. Yan. So, itong boiler na to, pag sa automatic, hindi ito nag-auto-stop. Hindi sa ibang kakatulad sa ibang boiler. Iba-iba kasing design ng boiler. Ito naman, pag naka-automatic to, pag na-reach niya yung setting mo, halimbawa 6.5, pupunta sa number 1 yung ito. Automatic, pupunta yan dyan. No? Pag bumaba naman sa mga 5, automatic, iikot naman tong damper, paiikutin niya ng motor, pupunta naman sa dito sa number 10. No? May motor yan sa loob eh. Yan. Ito. Pag na-reach na naman yung 6.5, bababa naman siya dito sa number 1. Hindi siya pumapara. Itong boiler na to, pumapara lang to kung maabot niya yung 8 kilo or 8 bar na pressure for safety purposes para hindi sumabog. Pag 8 bar, automatic, mag-cut off siya, ipapara niya yung apoy sa loob. Yun yung style ng boiler na to. Yung maker ayan, no, sa Aki. Yan. Ito naman yung controller sa heater. Pag naka-fuel, kailangan may heating siya eh. Kung may sarili siyang heating element. Yan, heating element na yan. So, ito ang kanyang force drop fan para sa pre-forge and pre-forge saka post-forge. O ano nga ba ang pre-forge? No? Pag pre-forge, nasabing pre-forge, no, supplyan muna ng hangin bago mag-fire. Ang purpose niyan, para nga, matanggal yung mga combustion gases sa loob ng furnace. Tatanggalin muna yung mga combustion gases doon para hindi mag-create ng explosion, no? So, may timer yon kung ilang minutes, mga 2 minutes, kaya saka siya mag-fire, no? Ito na mga post-forge, pagkatapos ng
fire niya, nag-auto-stop siya, halimbawa, magpo-push forwards pa yan sa automatic. O tatanggalin na yung mga combustion gases, at the same time, palalamigin yung furnace. Hindi sa basta-basta pa para. Palalamigin niya muna para hindi masira yung brakes. No? So, pag nag-manual fire ka, dapat ilagay mo dito sa number 1. Pag nag-manual fire ka, halimbawa, titistingin mo, ilagay mo dito sa number 1. Yan. Para nga, sarado, halos sarado yung damper. Kasi kailangan pag nag-fire ka, na ano yan eh. Naka number 1 para mababa yung hangin, hindi mamatay. So, pwede mong adjustin yan. Dito ko mag-adjust sa manual dun sa taas. Ito. The fuel ratio niya yan. Dito. O dito, decrease, increase. Mag-increase, papunta sa number 10. Pag-decrease yan. I-manual mo, ilagay mo muna sa number 1. Saka mo i-fire yung ignition. Pag-fire na ignition, pag nag-fire na yung ignition, i-ano mo tong sa main burner. O pag nag-fire na yan, bawa, itawan mo na tong ignition. So tapos, pag nakita mo nga nag-apoy na siya, yan sa may, ano, sa side glass. Side glass yan. Kung nakaapoy na sa side glass, putawan mo na tong main burner. So tuloy-tuloy na yan kasi may flame eye yan eh. Papara lang yan pag nakita ng flame eye na walang apoy, mag-aalarma yan. Flame failure. No? So yan dito. Dito yung nakabase yung controller natin. Ito naman ay burner controller para sa automatic. Meron yan mga limit switch sa loob. May mga limit switch yan sa loob. Ano yan kinokontrol para sa kung sa automatic, mayroong mga limit switch yan kung saan siya mag free ports, saan siya mag push ports. So pag na-res niya na yung free ports ng limit switch yan sa loob, halimbawa dito na na-res niya yung free ports, yun, may timer yun, magpapara na yan dyan eh. Saka siya mag fire. So yan dito ka mag-adjust para sa kung saan sa para sa stop. Ayan. So, magastos lang ito sa fuel dahil naka-automatic eh. Panay ikot-ikot nito pag abot sa 6.5. Sa 6.5, bababa. Pag bababa sa 5, tataas na naman. Yan yung style ng boiler na to. So, dito. Ayan. Ito yung pressure regulator, ito yung lumeter. No? Yan. So yan yung sa solenoid. Yan, sa solenoid valve. Ito naman, solenoid leaking valve. Dito mo malaman kung may leaking yung solenoid. Yan. Yan siya. Yan. So yan lang guys, ang trabaho ng boiler na to. So, itong boiler, meron niyang heating tube sa loob, merong apoy sa furnace, painitin niya. Yung panto eh, yung init nito sa loob ng connect ng ano ng tube, no? Fire tube. So, yung apoy, painitin niya yung tubes na yon yung mag painit sa tubig dyan sa water drum. Water drum yung tawag ito or water pulog. Yan. Tapos, doon sa itaas, yun na yung susupply niya. May main valve yan doon na binubuksan sa itaas. Para yun yung mag-supply ng steam sa mga tangke. Ito yung controller niya, guys. Bubuksan natin. So, ito yung flame scanner. Yan. Yan yung dito nagsisignal yung flame eye na yun. Pag naka-green, ibig sabihin mag-apoy. Pag pula, ibig sabihin walang apoy. So, yan. Pag marumay yung flame eye mo, may apoy na dyan, hindi yan nasi-sense, nakapula yan. Dapat tinisan mo. No? Yan. O, pag nag-fire ka, pwede mong buksan to. Tapos, i-label mo kung mayroong nag-green, ibig sabihin may apoy. Gumagana yung flame eye mo. Yan mo rin malalaman kung nasa tamang posisyon yung flame eye mo. Ito yung igniter, no? O, dito, may supply voltage siya. Dito. Yan. Dito,
nakakonect sa supply voltage. Dito, pag nag-ignite na siya, pag nagkakamanda na mag-ignite, magsusupply ang voltage dyan, magkakaroon ng spark dito, magkakaroon dyan ng ignition dyan. Kung may ignition na dyan, dito yung banda, yan, nakaganyan yan. Yan. So, may mga distance yan. Tingnan nyo na lang sa manual, no? Kung ano yung distance. Dito, supply ng diesel. Basta ignited, diesel yung supply niya na. Yan. Pag sumupply yung diesel dyan, lalabas dito sa nozzle. Dapat yung labas dito sa nozzle, hindi yung solid. Pag solid, nako, diferensya yung nozzle, no? May spare ka na nozzle dyan, third? Eh, patingin. So, ito, dapat yung lumalabas dito na, yan, yan, lumalabas dito na diesel ay fog. Yung mist fog talaga, yung gaganyan, fog talaga. Pag sulit yung lumalabas dyan, hindi mag-ignite dyan, hindi magpa-fire. So, kailangan, ang lumalabas dyan ay fog. Fog na diesel. So, ito yung loob niya, no? Yan. Meron yung filter pa dito, eh, kalagay. So, kung kwan, linisan nyo yung loob niyan. May mga giha-giha yan sa gilid. So, kailangan matanggal nyo yung mga karbon na nakadikit yan para mag-fog siya. No? So, yun yung, ito yung composition ng kwan, ng igniter. No? Pagmando ng, halimbawa, kung naka-auto siya na mag-ignite na siya, so, mag-spark yung dito, lalabas dito yung diesel, yun sa mag, fire. So, paano testingin to? Kung, ano, kasi maaaring pwede ito mag-ground eh. Kung may mga biak na to, imika to eh. O kung mag-ground yan, hindi na rin mag-ignite dito, hindi, mag-fire. So, kailangan may pang-testing kayo. No, kung wala kayong pang-testing dito, doon sa boiler, pwede nyo rin testingin. Itong nozzle, pwede mo rin testingin. So, ipapakita natin mamaya kung paano testingin. Testing na namin yung igniter, no? Kasi wala kami pag-testing, eh. O, yun lang. Tatanggalin mo yung hose ng diesel dyan. Tapos, ito yung hose niya, yun. Ito. Lagyan mo nga ang sahod na balde. Yan, para hindi magkalat. Tapos, itong igniter, i-connect mo yung connection ng electrical. Yan. Yan. Tapos, yan. Itestingin natin kung mag-ignite siya. No? Tapos, ito lang, pindutin mo itong ignition. Titingnan natin kung may lalabas na may mag-ignite yan. No? Yan. Pindutin mo yung ignition. Okay. Yan. Grounded, no? So, ibig sabihin, grounded yung igniter. So, walang nag-ignite sa tip niya. So, nag-grounded siya. Ibig sabihin, may difference yung igniter, no? Dito, makita mo may diesel yan. Yan. So, tatanggalin ulit namin yung igniter para i-overhaul. So, titestingin namin ngayon yung nozzle kung okay. Okay. Hey. Ayun, no? Yan. Yan, nakapag. Oh, yan. Kita nyo, nakapag yan. Dapat nakapag, hindi sulit yung lalabas yan. Ha? Pag sulit yung lumalabas yan, hindi mag-ignite yan. Dapat pag. So, yan lang guys. No? Mag-testing ng igniter. Yung problema namin itong igniter na lang, no? Grounded. O, mag-testing pala, huwag nyo i-connect yung electrical niya, no? Yan. Tanggalin mo yung electrical, yung testingin mo lang yung nozzle, no? Huwag mong ikabit yung, ano, electrical, o, yun, o. Yan. Di ulo yung nakakabit para testingin, no? Yun lang, no? O, guys, testingin namin yung igniter kung mag-fire. Ayan, no? May apoy, oh. Oh, yan. Yan, no? So, malaman mo kung nasa posisyon yung kwan mo. Ulitin mo, third. Ulitin mo. Kung nasa posisyon yung flame-eye mo, yan. Nag-green yan siya. Yan. Ibig sabihin, yung flame-eye mo nasa
posisyon yan. Nasi-sense niya yung may apoy. Pero pag nagpula yan, ibig sabihin, wala sa posisyon yung DMI mo. No? O. Ito yung... Ito yung... DMI. Apoy yan, automatic, itong solenoid valve, magbubukas para mag-supply ng fuel sa main burner, no? Yan yung solenoid valve. Pag wala ng apoy, automatic, magsasarado itong solenoid. Pag wala ng sense na apoy yung flame high. Kaya tawag siya flame high kasi mataas siya para sa apoy. No? Kung wala ng apoy, for safety purposes, para hindi magtuloy-tuloy yung fuel doon sa loob, mag-create ng kumbuhan ng explosion, dapat magsarado yung magsarado yung fuel. So ito magsasara sa fuel para hindi na magtuloy ka na supply doon sa may combustion na mag-cause ng explosion ito. Mag-sit dito sa automatic, guys. No, ito. Yan. Sit mo na sa automatic. Automatic. Lagay mo sa automatic. Yan na setting ng manual. Manual. No. Sa burner naman, combustion air, lagay mo dito sa auto. Sa rotor cap, sa automizer, lagay mo sa auto. Preheater, lagay mo sa auto. Kung manual, lagay mo sa manual. Manual fire, manual, manual, manual. No? Dito, ganun din. Lagay mo sa manual, manual, manual. So, ganun lang, guys. Lagay mo na sa auto, automatic. Pag sequence lang yan, automatic mag-fire na siya. No? Yun lang, guys. Madali lang. Pero pag manual, dipindutin mo doon sa button niya, manual button. No? So, yun lang, guys. So, yun, guys, no? Yung principle ng pag-fire ng boiler. Iba-iba ang design ng boiler sa barko. Hindi lang itong sa akin, ganito yung design niya, rotary cap burner. Iba naman yung design ng burner niya. Pero parehas lang yung principle para mag-fire, no? Pre-ignition, burner, may flame eye, mayroong solenoid valve. So, parehas lang yung principle niyan. Magkakaiba naman ang design, pero ang principle kung paano mag-create ang combustion sa loob ng combustion chamber o sa furnace, parehas lang. No? So, pagka, halimbawa, mag-troubleshooting kayo, ayaw mag-fire yung boiler mo, titingnan mo muna kung saan yung problema. Sa pre-ignition ba? Ignition ba? So, istigay mo ng manual yung ignition. Meron ba siyang fan? Meron siyang ignition? Igniter? Meron bang fog yung lumalabas doon sa nozzle niya? So, yun yung mga criteria. So, bago ka magpunta sa main burner. Kung nakita mo naman na nag-fire yung ano mo, yung igniter mo, kita mo sa loob, kung nagpa-fire yung, kita mo naman yan sa side glass eh. Nagpa-fire yung igniter, pag on ng main burner, ayaw tumuloy, ibig sabihin, sa main burner yung problema mo. Baka sobra sa hangin, sobra sa apoy, asa sobra sa fuel, the pressure. So, kailangan balance mo, no? I-balance mo siya. Tingnan mo kung saan yung problema pag sa main burner na. Either mahina yung pressure ng fuel mo, no? Yung rotary cap mo doon, ito yung miikot, no? So, maraming poses pag sa main burner. Pero, kalimitan yung mga problema dyan ay sa igniter. So, titingnan mo muna kung nagpa-fire yung igniter mo. Doon ka muna mag-focus. Kung nag-fire igniter mo, doon ka lumipat sa main burner. So, mga criteria na titingnan mo sa main burner mo, yung solenoid valve mo, una-una, baka hindi nagbubukas, walang fuel sa loob. Pangalawa, yung hangin mo. Baka sobra yung hangin sa damper mo pag bukas niya, mag-fire pa lang. No? Kung kailangan, pag sa pre-ignition, yung bukas ng damper sa hangin, kunti-kunti lang yan. So, either naka-close. No? Pangatlo, yung pressure ng fuel mo, baka sobra. So, pagka-fire mo ganyan, nagbabackfire sa ayaw mag-tuloy. Pang-apat, yung fuel air ratio mo, baka hindi sila mag-katugma. So, yun lang, guys. Yung mga titingnan mo, pag may flame failure ka na ayaw mag-fire yung burner mo. So, iba-ibang design ng boiler, guys. Hindi lang ito. So, pag mapunta kayo sa ibang barko, baka magtaka kayo yung miniature ko dito sa vlog ko, ibang design doon, iba rin. Pero yung principle ng boiler, isa lang yan. No? Parehas lang yan. Magkaiba na ang design ng principle, kailangan alam mo, parehas lang. No? So guys, I hope nakatulong itong ang video na ito sa inyo. And sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe and like my channel para sa mga susunod na video. Ay ma-notify pa kayo, marami pang video, guys. So, wait for that. Bye!